Hello guys, for today's video, tuturo ko naman kung paano gamitin yung motion tracking dito sa Filmora 11. Okay, so umpisa na natin. So una, punta tayo sa stock media. Dito sa stock media, meron na ako na download na video. So nandito siya. Ito yun guys, so drag muna natin to. Ayan. So, tatlo yung gagawin nating motion tracking. So, lalagyan natin siya ng pangalan. Isa-isa. So, yung video na nilagay ko dito, kailangan tatlo to. So, drag pa natin to guys. Okay. Next, i-hide natin siya. Ito. Nakita nyo to yung mata guys. Click nyo lang yan. Ito, yung pangalawa. Hide nyo lang din. Okay. And then itong nasaunahan, kailangan naka-open siya. Next, select natin 'to yung unang clip. Ngayon, ito guys, click natin 'to, yung motion tracking. Ayan. Next, adjust natin 'to guys, ito yung kulay red. Ayan. Para lumabas yung ito niyan, yung object. Okay? Pagkayari nyan, ito, tatapat natin siya dito. Lilitan natin siya. Ayan. Next, start tracking. Ito, click natin yan. Okay. Turn yan, lalagyan natin siya ng pangalan. So, paano ba yun? Punta tayo dito sa titles. Gagamitin natin to yung default title. Ito. So, drag lang natin siya dito. Adjust natin to guys, ha. Ito, ayan. Pag adjust natin yan, tatapat naman natin tong title dito guys. Ayan. Next, paano papalitan yung text na to? So double click lang natin to. Edit natin. Nalagay kong pangalan dito. Will. Ayan. Okay. Next, pwede naman natin yan ligitan. Adjust natin. Pagyari nyan guys, eto guys, nakita nyo tong red yung may gunting, tatapat ko lang siya dito. Ayan. Okay. Ngayon, pag naitapat nyo na siya dito, etong titles, i-adjust natin dito. Ayan. Okay. Next, click natin to. And default natin yung titles. Okay? Balik natin siya dito ngayon. Kaya itong pangalan, bitataas ko dito. Turn yan, play natin. Okay. So, ganun lang maglagay ng motion tracking dito sa Filmora 11. Next, yung eto guys, yung pangalawang clip, i-ano natin siya, show track natin siya ngayon. Ito. Ayan. Next, select natin siya. Click natin to ulit yung motion tracking and then adjust natin to guys. Hanapin natin yung pangalawang sasakyan. Ayun. Okay? Turn yan. Drag natin siya dito. Lita natin siya ngayon. Ayan.
Next, start tracking natin siya. Click natin itong OK. Turn yan, lagyan natin siya ulit ng titles. Dito. Ayan, patay natin siya dito guys. Tapos nyan, double click ulit natin itong title. Palitan natin ang pangalan to. Sige natin Mac. So, pwede natin ito libitan guys. So ganun ulit, ito nakita nyo itong red, adjust lang natin dito. Ayan. Okay, turn yan. So nakalabas na yung kotse, diba? Yung titles nito guys, ay papantay nyo siya dito. Ayan. Okay. Next, ito, click ulit natin ito, yung pangalawang click. Click natin to ngayon, yung default title. Ayan. Adjust natin to guys. Ayan. Ito lalagyan natin sa taas. So, click natin tong OK. Clean natin siya ngayon. Diba? May pangalan na siya. Ayan. Okay. Yung pangatlo, ganun din ulit yung gagawin natin. So, show track natin to ngayon. Ito. And, select natin siya, yung pangatlo. Next, click natin to ulit yung motion tracking. Adjust natin to guys. Hanapin natin yung balik natin sa una. Ito. Okay. Tatapat naman natin siya ulit dito. Ganun ulit, start tracking. Click OK. And, lagyan ulit natin siya ng titles. Edit natin yung title na to guys. Lalagay ko dito, Zep. Lita naman natin siya ngayon. So, ganun ulit. Adjust natin to guys. To. Ayan. Pag natapat yan guys, itong default title, papantay natin siya dito. Okay. Ngayon, ito naman guys. Yung clip number 3, select natin siya ulit. Click natin itong default title. Ayan. Next, ito. Talagyan natin siya dito sa taas. Then, click natin itong OK. Ngayon, play natin siya guys. Okay? So, lahat ng sasakyan is may pangalan. Diba? So ganun lang maglagay ng motion tracking dito sa Filmora 11. Ngayon guys, kung nagustuhan nyo tong YouTube tutorial ko, yung Filmora 11 tutorial ko, paki-like and paki-subscribe naman yung YouTube channel ko. And kung may gusto kayo itanong, paki-comment na lang sa baba guys. Thanks for watching.